Lahat tayo ay gustong yumaman, magtagumpay sa buhay, guminawa ang buhay. Pero ang tanong, paano ito mangyayari sa atin? Ika nga sa isang kilalang motivational speaker, ang pagyaman ay hindi nag-uumpisa sa kung ano ang laman ng bulsa mo, kundi sa kung anong laman ng isipan mo. Ano ang ibig sabihin nito? It all starts with our mindset. Sadyang makapangyarihan ang isipan natin. Kung positive ang iniisip mo at positive ang ginagawa mo, positive din ang kalalabasan nito. Pero kung negative ang iniisip mo at negative ang ginagawa mo, negative din ang kalalabasan nito. Kagaya lamang ito ng pagpapalaki sa atin. Merong sinasabihan ng kanilang mga magulang na mag-aral ng mabuti upang makapaghanap ng magandang trabaho. Meron ding sinasabihan ng kanilang mga magulang na mag-aral ng mabuti upang makapaghanap ng magandang negosyo. Respectively, the ones who are told to study well in order to find a good job will look for a good job after graduating from college. And the ones who are told to study well in order to find a good business will put up a business after graduating from college. Ngayon, alin sa dalawang grupo na ito ang may tsansang guminawa ang buhay agad? Kung ang sagot mo ay pangalawang grupo, ikaw ay nasa tamang daan. However, you may think, maybe the ones who are told to study well in order to find a good job don't have the capitals or connections to start their own businesses right after graduating. Well, both groups have finished school. Both groups have the same opportunity after graduating. The only difference is what's instilled in their minds as they grow up. Change your life. Magbabago lamang ang takbo ng ating buhay kung iisipin nating magbabago talaga ito. Higit sa lahat, magbabago lamang ang takbo ng ating buhay kung gagawin natin ang mga makakapagpabago nito, tulad ng sumusunod. Number 1. Read positive books para madagdagan ang kaalaman mo. Number 2. Listen to motivational speakers para mas lalo kang ma-inspire. Number 3. Avoid negative people. Sabi nga nila, walang maidudulot sa'yo kung parati kang negative mag-isip. At lalong-lalo na kung negative mag-isip ang mga taong nakapaligid sa'yo. Surround yourself with positive people instead and you'll see the difference. Number 4. Join multi-level networking companies like Team Global. Before you think about this negatively, think about real companies out there just waiting to be discovered by you. Isa na dun ang Team Global. Always remember, positive thinking plus positive actions equals positive results. Ganito rin kung gusto mong umasenso sa buhay kahit wala kang pera. At lalong-lalo na kung gusto mong magtayo ng sarili mong negosyo kahit wala kang sapat na puhunan. Because thinking positively will simply open the doors for you to achieve your goals, which usually comes in various ways to change your life. Talagang maraming paraan upang guminhawa ang buhay ng isang tao. Ang kailangan mo lang gawin, mag-isip ng positibo at gawin ang positibo. Start thinking positively to start acting positively now. Not tomorrow, not in the next decade, but now. How to start your AIM Global business. Sa ibang negosyo, pag malaki ang kapital, malaki rin ang kita. Pero sa negosyong to, kahit maliit lang ang kapital, malaki pa rin ang kikitain mo. Magkano nga ba ang kapital dito sa AIM Global? Ang kapital ay nagkakahalaga ng 7,980 pesos and you will be receiving 6,000 worth of products, life insurance worth 200,000 pesos, free medical checkup, scholarship program, you can choose over 1,000 schools nationwide, whole course is covered and is transferable, distributors tracking center, ATM account, 25 to 50% lifetime discount on all AIM Global products, trainings, and marketing materials. Paano nga ba kumita sa AIM Global? Number 1. Direct selling or benta-benta. Ang isang C24/7 ay nagkakahalaga ng 1,200 pesos. Pero kung distributor ka, 900 pesos lang ito. So may profit ka na 300 sa bawat na ibibenta mo. Makabenta ka ng 10 na C24/7 in a day, may 3,000 pesos ka na profit sa loob ng isang araw. Number 2. Direct referral bonus. Sa isang package na maibibenta mo,
500 pesos ang maibibigay na komisyon sa iyo. Number 3. Matching sales bonus. Sa bawat account, merong left and right side. Dito mo ilalagay ang lahat na maibibenta mo na package. For example, nakabenta ka ng isang package, 500 pesos ang direct referral and 500 naman ulit sa kabila. Once na nagkaroon ng isa sa left at isa sa right, ang tawag dito ay pair bonus or matching bonus. Meron kang bonus na 1,500 pesos. At since distributor na rin sila, meron silang sarili nilang left and right side. Kaya pag nakapagbenta sila ng dalawang product package, meron silang tig 1,500. At syempre, since pumasok din ito sa left at sa right side mo, meron ka ulit 1,500 pesos each. That's a total of 3,000 pesos. And so on, tuwing merong pumapasok sa left mo and sa right mo, 1,500 ka ng 1,500. Unlimited 1,500 a day. Isipin mo na lang kung magkano ang kikitain mo. Kahit hindi mo nakakilala ang pumapasok sa network mo, kumikita ka pa din. Number 4. Unilevel sales bonus. Sa lahat ng tao na nasa network mo na bumibili ng products, may katumbas itong points. At ang product na ito ay converted into points. At ang mga points can be converted into cash. Sa first level, meron kang 10%. Sa second level naman, meron kang ulit 5%. Up to the 10th level, meron kang 5%. Number 5, stair step or promotion. Magi-start ka as distributor dito sa AIM Global. Magle-level up ka and magiging silver executive ka, meaning kumikita ka na ng 10k to 15k monthly. Kapag gold executive naman, kumikita ka na ng 50k to 80k monthly. Pag naging global ambassador ka naman, kumikita ka na ng 100,000 pataas monthly. Kung nagustuhan mo ang nakita mo, i-imagine mo itong mabuti. Ano kayang mangyayari kung ang oras at pera ay hindi problema sa'yo? I-imagine mo na nabibili mo lahat ng gusto mong bilhin. Anong brand ng kotse ang bibilhin mo? Ano yung iriregalo mo sa asawa mo o sa mga magulang mo? Saan mo paaaralin ang mga anak mo? I-imagine mo na nakakapunta ka sa kahit saang lugar na gusto mo. Saan mo ipapasyal ang pamilya mo? Saan kayo magbabakasyon? Imagine mo ang pakiramdam na ang pera ay hindi problema para sa'yo. Imagine mo ang pakiramdam na wala nang mahigpit na boss na nagko-control sa oras mo. Imagine mo ang pakiramdam na wala nang nakakasawa at nakaka-stress na araw-araw na rutin mong pagpasok sa trabaho. Imagine mo yung pakiramdam na ikaw ang nasusunod kung kailan at kung saan mo gustong pumunta. Imagine mo yung pakiramdam na kaya mong kitain yung gusto mong kitain. Napakasarap! May gusto akong ikwento sa'yo. Alam mo ba na dito sa Pilipinas ay may 6 hanggang 9 na bagyo dumarating taon-taon? Isang araw, may malakas na bagyong dumating at umulan na walang tigil. Nagsilikasan na ang lahat pero may isang naiwan at na-stranded sa bubong. Si Michael. Sobrang kaba niya na baka yun na ang huling araw niya. Kaya ang ginawa niya, nagdasal siya ng mataimtim. Habang nakatingin sa langit, pinagdasal niya at sana ay maligtas siya at sana bigyan pa siya ng pangalawang buhay. Pagkatapos ng ilang minuto, may dumating na bangka na may 3 lalaki na nakasakay. Niyaya siya ng mga lalaki na sumakay para lumikas. Pero tumangging sumama si Michael at ang sabi niya, "Mauna na kayo dahil ililigtas ako ni Lord." Pero isang oras ulit ang dumaan, may dumating naman na isang lifeboat. Ang sabi ng mga tao sa lifeboat, "Sumakay ka na, kasya pa ang isa, lumikas na tayo." Tumanggi ulit siya at sabi niya, "Mauna na kayo, ililigtas ako ni Lord." Lalong lumakas yung bagyo at halos aabot na yung baha sa bubong ng bahay. Sumunod na dumating ang isang helicopter. Ang sabi ng mga tao sa helicopter, "Sumakay ka na, aapo na yung tubig." Nagmatigas pa rin si Michael. At ang sinabi niya lang, "Umalis na kayo, ililigtas ako ni Lord." Sa sobrang lakas ng hangin,
napilitang umalis agad yung helicopter. Naiwan siyang mag-isa. After ng ilang oras, tuluyan nang umapaw yung tubig baha. Nalunod at namatay si Michael. Pagdating niya sa langit, ang unang sumbat kaagad niya ay, "Lord, nagdasal ako ng mataimtim. Bakit hindi mo sinasagot yung panalangin ko? Bakit mo ako pinabayaan? At bakit hindi mo ako niligtas?" May malakas na boses siyang narinig. At ang sabi, "Nagpadala ako ng bangka, lifeboat at helicopter para sagipin ka, pero pinalampas mo lang lahat. Bakit ka nagpaiwan?" Minsan katulad din natin si Michael. Humihiling at nagdadasal tayo na sana dumating na yung magbibigay sa atin ng magandang pagbabago. Minsan nagdadasal tayo na sana dumating na yung magpapaganda ng sitwasyon natin sa buhay. Minsan nagdadasal tayo na sana dumating na yung mag-aahon sa atin mula sa pagkakalubog. Minsan nagdadasal tayo na sana dumating na yung tutulong sa atin para yumaman o umasenso. Hindi aksidente na napunta ka sa presentation na to. Ngayon, nakita mo na to. Isang posibleng sagot sa mga hiling at dasal mo. Ang tanong, sasakay ka ba o papalampasin mo lang din ito? Huwag kang magpapaiwan. Sumakay ka na ngayon. Gumawa ka ng aksyon to join us today. Dahil sawa ka ng kumita ng sahod na parating na lang kinukulang. Gumawa ka ng aksyon to join us today. Dahil gusto mong magsimula kumita online. Gumawa ka ng aksyon and join us today. Dahil sawa ka ng mag-fail. Gumawa ka ng aksyon and join us today. Dahil gusto mo na ng magandang pagbabago. Gumawa ka ng aksyon and join us today. Dahil gusto mo nang maranasan na magkaroon ng time and financial freedom.